ako. Promise! Siguro iniisip niyo kung sinong guest ko ngayon, di ba? Pero ito hong tao na to, malapit sa puso ko dahil ang tagal ko namin nagsama. Nang bonggang-bongga. At saka, isa ho siyang goddess. Alam niyo naman yan. Dahil napakaganda niya. Pero walang kupas. Nag-iisa po siya. Nag-iisang Nova Villa. Oh, di ba? Napaiyak naman ako. O bakit ba? Tita Nova. So talaga, goddess. Goddess ka naman talaga. Ang ganda-ganda mo kaya. Lola na? Hindi. Kahit lola na. Tita Novs, kamusta ka na ngayon? I'm okay. Praise the Lord. Talagang dito pa rin tayo. Kahit na ang tagal nating hindi nagkita. Nagkikitaan na lang sa telebisyon. You know, marami ring pagbabago ng buhay kaysa nung medyo bata-bata tayo. Iba ang daigdig natin iba, noon. Iba, no? Pero ngayon, ay nako, lola na. Pero nandito pa rin pero tayo. Pero gorgeous pa din. Bago lahat, ano ba ang sikreto? Bakit batang-bata pa rin itsura mo? Ako, I would say, kasi lahat yun ang sinasabi sa akin. Kumisan, pati ikaw, nagtataka ka na sa sarili mo. Alam mo, ganun din ako. Di ba? Pero pareho naman yung mukha ako. Ganun din yung nakita ko kaninang mukha. O ganyan, eto na ako ulit. Eh, ganyan pa rin naman ang itsura ganun ko. Pa rin. Diba? Ganyan din ang sinasabi sa akin. Kaya kumisan, tumitingin din ako sa salamin. Oo. Ano ba yung sinasabing bata? Eh, ano na ako? Talagang nasa linya na ako ng lola talaga. So, I would say, may connection ba sa pagiging masayahin kong tao? Oo, may connection It's yun. The personality. Yes. Ano talaga ako? Wala, smile. I love people. I love the fans. Dami nating fans. Uh-huh. Yan, pang mga taong talagang malapit sa atin. Ina-accommodate ko sila, ganyan. At saka always positive thinking, ha? Hindi nagdudwell. Oo. Yung lagi may reklamo sa mundo tuwing umaga, yung gano'n. Ay, hindi. Ayaw natin hindi, yun. Hindi, well, hindi tayo gano'n. Hindi tayo gano'n. Oo. At kung ano ang dumating sa buhay, kahit masakit, wala tayong magagawa. Wala. But to accept and continue living, you know? Be happy. Kahit na mahirap, kahit masakit, padaliin natin, paghusayin natin yung pagtanggap ng mga, mga ganyan. Mga ganong sitwasyon. Dito, kay Mary, doon ako natututo. Meron binibilan yan ako kung ano-ano mga lalagay ko. Ano-ano nilalagay ko yan pati eh. Pati pabango. Ganun. Speaking of looks, di ba? Ikaw ang tinaguri ang goddess of Philippine comedy. Tita, anong pakiramdam matawag na goddess? Well, praise the Lord. Mm-mm. Basta ako lahat na lang ng ng positive, you know, yung magagandang yan, ang aking pasasalamat eh, sa Panginoon na lang talaga. Totoo naman, ay siya naman may gawa sa atin lahat. Yes, iba siya. Impeccable ang timing, Papa God. Ang Diyos ay dahil sa kabutihan, but of course, kailangan busilak din yung puso. Kasi magre-reflect kung ano, yes. Yung nasa loob, magre-reflect sa labas. Din sa labas. Wala kang kupa si Tanops. Ganda mo. Ano ba nga ginagawa mo? Yung totoo, ha? Wala nga. Hindi nga ako marunong mag-makeup, di ba? Oo. Pulbus-pulbus lipstick lang ako. Oo, tsaka pa nag-lipstick lang. You made over 150 films. Sa dami, anong hindi mo makakalimutan? Eh, lahat naman, di ko makakalimutan. Oh, yan ang sinasabi ko. Kasi bagets nga eh. Paalala mo lang sa kanya, di ba ganito-ganito pa nga? Ay, oo! Naalala na niya yun. Of course, lahat ng ginawa nating movies, we cherish it, you know. Yan ay mga gifts. Anong pinaka-special para sa'yo, Tita Lobs? Probably, Daniel Barion, my first movie with FPJ. Oh, because I would say, I am blessed na makasama ko ang hari ng pelikulang Pilipinong. I'm very grateful din sa karir ko sapagkat mga big stars ang nakakasama hindi ko. Ba? Dolphy. Ang daddy, di ba? For 13 years. Home Alone yun. Yeah. Imagine, isa ring superstar. FPJ superstar. Hari. Sila mga hari. Yung mga ganoon. Year of the Dragon yung mga yan. Ganun ba? Year of the kuting lang ako. Pero napasama. Ako yata Year of the Frog. Nung nag-umpisa ka pa lang sa comedy, mo ba talaga gusto malinya? Probably it's my character.
Siguro na discover nila yung character ko. Ako din nag-iisip ng ano ko eh, aking personality. Sa takbo ng buhay ko, mga ginagalawan ko sa buhay na ito, plus the movies, the television, ganyan ano. Bakit ako nalilinya sa mga ganon, no? Until finally, nadidiscover ko, as I grow older, why am I here? Bakit maganda ang kinahihinatnan ng aking profesyon? Maganda yung linya. Until I realize, ako mismo nag-iisip, pinag-aaralan ko yung aking personality, yung aking pagiging, ang aking pagkatao. I love people. I love to make them happy. Through me, itong mga kababayan natin, mga fans, mga ganyan, I want to make them happy just by waving. Hello! Hi! And ganyan, Tita Nova, hello! Big! I give big. Hindi yung, hi. No, I don't do that. No. Ano ako talaga, OA ako. Because that's what I feel. Ano pa yun, niyayakap ko sila, hinahalikan ko sila. Lalo na pag nakakita ko ng ano, mga nasa wheelchair, yung ganyan. Oh, mami, para bang kamag-anak ko yung ano. Yung lagi ganun. Naman ka ganun. Oo, ganun. Lagi tapos, siya ganun. Akala ko naman, kamag-anak niya talaga. Pero hindi pala. Sabi ko, Tita Nova, kung makayakap ka, talika. Ano ba yan? Kamag-anak mo ba talaga yun? Hindi, no? Tapos sasabihin sa akin, uy, lagi kita pinapanood. Gagaling ka na. Tayo ka sa wheelchair mo. Gagaling ka na, mami. Next year, balik ka dito. Nakakalakad ka na. Kasi mga balikbayan. Oo. Sila yung inaaliw ko. You know, the joy that you can give sa mga ganito. And because you're always smiling, ang pure nung heart mo of giving, merong nagra-radiate dyan. Oo. Kaya ang gumaganda lalo. Yung ganoon. Kasi maganda yung pinapakita mo eh. Ginujoke na natin eh. No? Oo. Ginujoke na natin yung mga pains na yan, mga pagsubok na yan. Ako umiiyak na ako. Dito po ako umiiyak kay Maria. Alam niyang istorya ng buhay ko talaga naman. Nung nakaraan kasi, guess ko si Buboy. Si Cesar Montano. Ay, oo si Buboy. Naisip ko kung ako kaya may asawang Buboy sa TV, ikaw ata ang ultimate leading lady ni Daddy Dolphy. Oo. Kasi ang tagal niyo nagsama. Kwentuhan niyo naman ako dito, alam mo, mga nakakatawang memories yun ni Daddy. Si Tito Dolphs naman. Siguro si mga eksena namin. Yung mga eksena. Yeah. Yung ginagawa ko kay Freddy Webb noon sa Chicks. Chicks, tsaka chika-chika-chicks, kasi 14 years din yun. Hindi ko yun magawa kay Tito Dolphs. Oh, iba siya, no? Oo. Ibang version si Daddy. May galang. may paggalang tayo. May paggalang. Yung sa amin naman, ako naman yung naghahabol sa kanya. Feeling niya, guwapo-guwapo talaga si Daddy. Di ba, inahabol mo ng Diyos, ha? Ako yung may gusto sa kanya. Ako yung mahal na mahal ko siya. Gustong-gusto ko siya. Ako naman ang ginagawa. Tumigil ka. Yan eh. Yung mga reaction na gano'n. Doon sila natatawa sa gano'n. I am very thankful and grateful talaga kay Lord. Kasi lahat ng TV show ko, tumatakbo ng 12 years, 13 years, gano'n. Tsaka yung hindi nila pinagsasawaan na up to now, pinag-uusapan. Paghahanap ka ng peg, na dapat nakakatawa. Isa lang naisip ko, ikaw lang. Ang husay mo, Tita Nova, kasi kahit sa true to life, luluhod yan, magdadasal, dahil nasa simbahan. O, pagluhod niya, kita mo yung chinelas niya bago kasi may tag pa. May precious sa ilalim. May precious sa ilalim. Tumanggap ng award, di ba? Na rumolyo ang stockings mababa. Kasi nihay lang pala yung suot, hindi totoong panty hose. Local. Oo. Di ba yung para sa, naging warmers yung kanyang stockings. Grabe yung mga audience. Oo, tawan-tawan sila. Naka-accidente yun, ha? Nakaupo dun sa auditorium. Ano ba yan? Kung saan yan? Ha? Parang mga alon ang ulo ng mga tao. Ha! Ha! Ganon. Siyempre, ano ako? Award ako eh. Best actress. Oo. Ano ba yan? Bakit? Ano pinagtatawanan? Tinanong ko ngayon yung ano. Meron ditong nasa tabi ko yung nag-announce ng tumulong. Bakit sila nagtatawanan? Hindi masabi nung katabi ko.
Kasi po, Tita Nova, yung medyas niyo po, Romolio. Romolio? Pagtingin ko yung stockings ko, naka-rolyo talaga dito. Oo. Bumagsak. Nawala pala yung garter dito. Alam mo, marami siyang ganyan sa totoong buhay. At saka meron din siya ng mga ano, yung mga ang kausap niya, mga ano, matataas na tao, ganyan-ganyan. Nag-i-English din si Tita Nova. Pero namamali. Kung ano-ano sinasabi. Sabi, nakikiusyos pa siya. Tsaka nakiki-opinyon. Binibigay ang opinyon. Hindi naman iniingi. Pero binibigay niya. Ang grammar. Mali. Nagkakanday ako sa tao pag si Tita Loba talaga. Iba ho siya. Grabe rin kasi guesting ko sa Showtime. Naloka ako. Ano ba yun? Talagang napaiyak ka, no? Napanood mo yun? Oo. Oo, iyak ako. Nakakaloka. Ang galing nila. Paano kaya nagagawa yun, no? Sipin mo, ganun kalalaking pictures ng mga comedians. Inihilera sa akin ganun. Ang dami. Sabi ko, nakasama ko lahat ito. Sabi ko ganun. Totoo. Sila Aping Daldal. I made the movie with Leia Production, Manananggal versus Mangkukulam. Ang nanay ko si Pachi, ang tatay ko si Pugo. Ang swerte mo, Tita Nova. Ang kalaban si Chichay, and yun, naabutan ko sila. Ako din, naabutan ko si Leia. Patsy. Patsy. Rita Patsy. Nagpapaypal. O yung masyado gina-makeup yung bata. Dahil ano yan, bata pa yan, hindi pwede. Tapos naglalagay siya ng lipstick, huwag ka tumingin sa akin, iha. Hindi ba pwede sa'yo ang lipstick? Sabi ganon? It's an honor na makasama sila. Sila yung mga top comedians, you know. Tapos, eto na, sila Aping, Palitos, Don Pepot. Eto naman, mga entablado. Kasama ko din hanggang abroad. Nag-MC kami sa panahon ng kampanya noon. At saka mga, wala, pinapadala ng OWA, Overseas Workers, to entertain the Filipino community sa iba-iba. To Spain, London, kami. Almost 13 countries. Kasama Middle East. Oo, nalibot ko lahat yan. Ang bongga. Oo, kami ni Bert Marcelo ang MC. So I'm so lucky also na yung hindi lang tayo sa drama or sa comedy. All around nga tayo. Akala ko sasabihin mo, hindi lang sa drama, sa comedy, pang sports pa. Pang sports? Yun lang ang wala. Sports. Pang sports pa. Siyan, si Tito No. Sa mga kasabayan mo, comedian, sino ang pinaka-close mo ba? Noon, Aping. Siya ang madalas ko din ka-partner sa entablado. Nung mawala na si Aping, Don Pepot na. Ang Don Pepot. Yes. So, pag may mga... Kasama niya lahat yung mamahuhusa. Kaya ako ho, napakapalad talaga. Blessed din ako. At syempre, nakasama ko rin ang Diyosa. Di ba? Umpisa ngayon, Diyosa na ang pangalan. Bakit? No, Mavdilia, Diyosa. Huwag ka lang ganyan. Okay, Nobilita Gallego, Sir Baggy, sa Bulalat. Ayahin ako. Malaking kahihiyan. Sa airport kami. Si Tita Nova. Yung bag niya, sobrang punong-punong bubulwak. Pumutok yung bag ko, yung maleta ko sa airport. Galing kaming Hong Kong. Oo, nag-Hong Kong kasi yung aming show kami dati, yung kay Buboy. Oo. Yung kaya ni Mr. Kylie. Pa-uwi na, sa airport na kami. Nandun pa lang nga yata tayo. Oo, yung conveyor din natin lumabas yung... Nung lumabas naman, di ba? Ang tambok talaga ng maleta. Parang ang daming nakain. May mga dilata, may mga corn dip. Kung ano-ano mga nakalagay. Nagpunta ako sa ladies room, naririnig ko. Nobilita Gallegos, your bag is ang bulalat. Inon the air sa ano, sa microphone, sa buong airport. Sabi ko, si Maria yun ah. Ano yung isang bulalat na yun? Ko, pagdating ko doon, ay, nakabukang ganun yung maleta ko, napunit. Ang dami, may mga bakal pa eh. Kasi bumili ako ng para sa banyo. Sa banyo, diba? Oh, may mga bakal. Kayo, kahit hindi niya ho sinasadya, ang life niya ay comedy. May nangyayari. May nangyayari, diba? Hindi naman niya sinasadya, pero nangyayari. Tapos natanungin mo siya, what is your opinion about the Chenlin Chenlin, diba? Oh, my opinion? Sabi niya. Pero namumutla na ako nun. Dahil Amerikano yung nag-usasali. Well, you see, it's something like this. Hindi naman matuloy yung sentence. Maria, Maria. Lumapit kayo dito. Lumalayo sila. Pinabayaan. Kasi nga,
Nawantawa kami lang. Hindi ko maintindihan tong kano. You are one of the veterans na talagang active na active hanggang ngayon, Tita Lobs. At dala-dalawa ang show mo. GMA tsaka ABS. Ay, mataray. Oh, social studies ka na ngayon. Hindi na kita maabot, oh. Let's just. Ikaw pa? Tita, unahin muna natin si Pepito Manaloto. Grabe, 14 years na ang Pepito. Kamusta kayo sa set? Ay, nako, super saya. Talaga? Oo. Para kayong pamilya doon, ano? Oo. Tsaka ang babait, lahat sila comedian. Kumbaga, pero may kasama respect yun. Ay, oo. Patok na patok. Tandem ninyo ni Berta doon. Sa totoo lang, na-heard ko yun. Alam mo nga bang lagi kayong trending? Alam mo ba yung Tita Rose? Oo. Magaling din si Berta. Robot siya eh. Kaya walang galang sa amo yun eh. Pag inuutusan ko at saka palpak ang ginawa niya. Ba't ganito to? Bakit? Anong gusto mong gawin ko? Pero naka-ready, sasapakin ka. Ganon? Anong gusto mo? Eh, ang taas. Eto lang ako eh. Sabi ko, wala. Yun yung comedy dun. Ang ganda ng humor ng Pinoy. No? Oo, iba rin talaga. Iba ang Pilipino, palatawa. Masayahin ang Pinoy eh. Totoo. Kaya lang, you should also know your limit. Sino ba? Carried away. Loba bina. Sama pa, no? Sagot ako. Bakit? Ano? 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 Ay, anong kailangan mo? Problema mo? Ha? Kaya ang Pepito, kada episode, laging may lesson and knowledge na itinuturo. Tita Lobs, yung lesson na natututulan mo sa show na to, ano? At doon sa Pepito, basta yung camaraderie ninyo, we're always happy every week na magkikita na naman kami. Oo, ganun din ang pakadama ko. Ay, anak mo, Manilin Reynes. Yes, kasama dyan. Oo, kami inagay yung sa, ganyan kami dapat dyan. Dapat minsan lukoy mo, ilagay mo siya sa ibabaw na mesa. Tapos sabi mo, kanta. Hindi ko na kaya mabigat. Sabi mo sa kanya, pumalik ka dito sa mesa. Sabi mo, ah, sino na alala mo kumakanta ka sa ibabaw na mesa? Ay! Sabihin ko yan. Magkikita kami. Mapunta naman tayo sa ABS. Siyempre naman, dito naman araw-araw ka napapanood sa Can't Buy Me Love. Paano ko napauo sa project na to? Suddenly, may nag-alok. Eh, since I don't have a contract anymore with GMA, freelancer naman ako. Si Van, my manager, told me na merong offer na ganito. Ha, talaga? What we did the professional way, we talked to GMA. Paalam. Mm-mm. Kahit wala na akong contract, tapos Mm-mm. na. Pero formality. Pwede po ba kaming lumabas? Will you allow us? Wala akong contract. Mm-mm. Tapos na ang contract. Pumayag. Diba? O di ba, ano? Biro mo, dalawang network, si Tita Lova. Tapos? Walang kupas, di ba? Naka-ready lahat ang, ano, sila Tita Cory. Okay. Oo, yung mga nandun, yung mga dating ABS. Uh-huh. Tita Lobs! Gano'n, win-welcome ka naman. Oo, di ba? Mahusay. Tapos hindi ko akalain na ganito kaganda yung show. Pero ako talaga nagpapasalamat ako talaga mo, Tita Lobs. Lahat ng mga nakakatrabaho ko, mahal nila yung trabaho nila. Nakakatuwa. Kasi hindi naman sila pwede. Oo, hindi. Hindi pwede. Hindi pwede. You know what I mean? Yes. You wanna talk to me or to my heart? To us. Kaintindihan. Kamusta naman yung experience sa set ng Can't Buy Me Love? Lagi kayong trending. I'm so happy na dito sa cast na ito, walang primadona. Ay, ang sarap ng ganyan. Walang nagpapainit ng ulo mo, walang buwisit. Oo, buwisit, di ba? Oo. Everybody is professional. Even the second lead, the neighbors, kunyari, they're okay. They're very nice, very professional. So, no problem. Kaya walang problema ang ano namin, production. Oo, natutuwa ako, nakakarinig ako ng ganyan. Tapos sila Bingo at Ling, di ba? Sila naman, they ask advice. Tanawa, parang ganito, ganito. At yun lang sinasabi ko sa kanila. You want to go up? You want to be star? You want to be ganyan? You want to stay long in this business? Be professional. Nakikita namin na halos araw-araw. Dahil sa dalawang shows mo, matanong ko lang, hindi ba nakakapagod ito? Hindi naman. Ah, hindi. Because I'm enjoying. Ayun. Pero once you're enjoying it and you love your role, you love your business, sige lang. Sige lang tayo na sige. Talaga namang may hirap eh. Pero pag ikaw naman ay nakalusot doon,
naku naman, napakaganda naman ang buwelta. Yes, yes. Tsaka lahat naman ng trabaho may professionalism. Yes. Kasi akala nila, naglalaro lang tayo. Hindi nila alam na yung ginagawa natin, hindi madali. Hindi madali yun. Pero nagmumukhang madali kasi ka kung paano natin i-handle. Yung mga alauna ng umadaling araw, nagme-memorize ka pa. Oo, nakahaba. Ganyang kahaba. Tapos kailangan umiyak ka pa. Yung gano'n, di ba? Kita, nalaman ko rin na binigyan ka ni Pope Francis ng isang award. Pwede mo ba kami kwentuhan tungkol dito? Actually, kahit ako nagulat sa bagay na yan. Pero talagang merong ganun. Kailangan meron silang mapatunayan. Para kang dinidetective niyan eh. Tinitignan ang mga... It's more of yung pagka-religious mo. Yung charity works mo. Ganun. So, basta ukol sa simbahan. Yun ang mga bagay na hindi kayang questionin sa iyo ng tao. Or sa atin ang tao. Kasi yung beliefs natin, di ba? Ano yung reaction mo, Tita Nobs? Siyempre, mahimahimatay ako dahil Santo Papa na yung sumulat. Ang siyempre mo, Tita Noba. Yeah. At yung award na yon sabi sa akin, may certificate yun eh. Tsaka may diploma, malaki. Eh, kahit pumunta ako ng Roma, pwede ako pumasok sa loob. Oo? Ng, ano yun? Vatican. Ano ba yun? May certificate. Vatican. Alzheimer na eh. Ah, hindi! Huwag mo sasabihin nyo, wala tayo nun. Ah, wala ba nun? Oo, wala tayong ganun. Ano tawag mo dun? Mahal tayo ni Papa, tanda mo, pag-pray mo, huwag mo. Ano tawag mo dun? Malilimutin na ako. Ano? Alzheimer's. Alzheimer. Sabi ano, mo wala. Hindi, wala ganun. Bago tayo matapos, Tita Lobs, may nahalungkat akong picture natin. Mm. Pero medyo blurred. Pero, naalala mo ba nakita tayo, nag-iyakan tayo dalawa? Sa Araneta? Oo. PMPC Awards Night. Ah, noon pa yun? Oo, noon pa. Bakit tayo umiyak? Hindi ko nga alam yun. Kaya nga tinatanong kita, naalala mo ba? Ako pa tinanong mo itong edad kong to. Pagkatapos po mag-speech ni Inay, pagbaba niya, nagyakapan po kayong dalawa, tapos umiyak po kayo pareho. Aso ba yan? Ay, kayo po yan. Ay, ba't mukhang ano, poodle? Mukhang poodle, sabi niya. Tingin, ay, ano ba yan? Asan? Is ikaw po, tapos... O yun, yun, yun. Hindi, ito, ito. Kaya magkayakapan. Ay, yakap. Hindi ba buhok yan? Buhok. Kunin niya, tapos buhok ni Inay. Eh, kaya nga sabi ko, mukhang aso. Mukhang poodle. Eto, nung umiyak kami. Opo, tapos nagyakapan po. Nagyakapan tayo, dalawa dyan. Hindi ko nga maalala. You receive an award? Hmm. O baka naman nakakaiyak yung speech mo. Kasi matalang nagkakaintindihan kami dalawa eh. Kahit matal kami hindi nakita. Ay, ako ano, naiiyak ako. Ito yung makikita. Ang tagal namin di nagkita. Oo nga eh. Pero pag nagkita, iyak ako talaga. Nakaiyak tayo. Pakita natin, paano tayo umiyak. Tita naman pala, kiyak tawang-tawa ko. Ganda ng daya, ano? Ganda. Gold. Gold. Lumayan, Tita naman. Kita ko to sa jewelry shop eh. Mamahalin. Ano? Ay! Okay, mga kaibigan, Tita Nova. Yes. Maraming maraming salamat sa pagpapaulak mo sa amin. Maraming maraming salamat, Mary. Dahil dito sa show na ito ay muli, nagbalik na naman ang ating... Ang tandem natin ang dalawa. Ang tandem natin dalawa, ang barkadahan natin, yes. Ang pagmamahalan natin na nabuhay na mag-uli. Yes. Hindi naman mawawala. At anytime na kailangan mo ako, you know, just call. Isa naman, anytime kailangan mo ako, text mo lang ako, tawagan mo lang. I'm just a phone call away. Sasagutin kita, alam mo yan, kahit tulog ako. Nag-imbita ka ng kabarkada natin, kahit tatlo. Oh, sige, sige. Diba no? Okay, masaya yun. Yun. Mary and Nova Show. Mary and Nova Show na to. Sabi mo, hello? Maganda ako, promise. Nakaupo lang ako? Oo, nakaupo ka lang ako. Kasi gusto mo may acting na naman. Kilala kita. Hello! Maganda ako, promise. Ah, di ba? Galing! Ita lang sa niya isang Diyos. Get by me love. Every Monday to Friday. Pepito man na lang sa tuwing sa ano.
Ganun ba yun? Monday to Friday? Hindi ba? Hindi mo. Hindi mo. Samantala ka lang sa talent, hindi mo pa alam. Ni-invite ko ang ating mga televiewers. Huwag niyo kalimutan ang Can't Buy Me Love. Monday to Friday. At alam niyo naman, paganda na ng paganda ang istorya. And also, of course, kung gusto niyong matuwa, masaya, at humalakhak, Pepito Manaloto every Saturday. Diba? Huwag kalimutan! Bongga! Maraming maraming sanamaste sa inyong lahat. Bye! Bye!